Hello, first of all, congratulations po direct ko si Javier Reyes dahil newly appointed CEO and ano ka na, chairman ng FDCPN oh. Sa event na parangal ng Sini. Maraming salamat. Na ikaw yung ano. So how does it feel po na yun, chairman ka na and successful po yung event? Well, una-una, being a chairman, sabi ko nga sa mga tao, don't congratulate me, wish me luck. Because it's a very big responsibility. Napakalaki ng trabaho at saka ang daming nakatitik sa akin kung ano ang gagawin ko. At kailangan maingat ang aking bawat galaw dahil ang dami-daming problema ng industriya. So, yun. Okay? So, wish me luck. Now, dito sa parangal, ang aming pinarangalan ngayon, gabi, hindi yung mga tao na inaakala mong bibigyan ng parangal. Okay? These are the people who are behind the scenes. Film scholars, archivists, pero sila ang nagpe-preserve ng tradisyon ng pelikulang Pilipino. Mahalaga sila, importante sila, kasi kung wala sila, ang daming mawawala sa ating kaalaman tungkol sa pelikulang Pilipino. How can we manage our future if we do not know our tradition? Di ba? How can we be true to being Filipino if we do not appreciate what it is in being Filipino? So we gave honor to mentors, archivists, and people who have really worked hard for the preservation of Filipino films. And ano po yung naging unang reaction niyo nung binigay po sa inyong position na to? Hesitant po ba kayo or una or talagang pinag-agad yun? No, of course I'm hesitant dahil ang daming sakripisyo. Ang dami kong dapat i-give up to accept this job. Unang-una, alam niyo naman na years na, almost more than a decade, baby ko ang Sinimalaya. Oh. Okay, I started out in the screening committee until finally I became the competition director. And I had to give it up. I had to resign. Okay, 2 days ago, I filed my letter of resignation. And that for me was one of the most painful things because I'm giving it up. At the time na malapit na ang 2024, Sinimalaya. Yung mga inalagaan kong pelikula mula nung moment of conception nila kung kailan ipapanganak na, saka ako nag-resign. So, sama-sama ng loob ko. Pero kailangan. Dahil hindi pwedeng maging chairman ako ng FDCC and still be a part of Sinimalaya. Mabuti naman, through the kindness of the Board of Trustees, hinayaan nila ako, pinayagan nila akong gumawa ng pelikula. Sabi nila, you can go write and direct, that's no problem. Pero sabi ko, kahit anumang pelikula ang gawin ko, hindi ang kukuha ng kahit anong grant o anumang anything from FDCP. Okay? And then, sabi ko, pwede pa naman ako magturo. Ano? Sabi niya, yeah, you can teach. So, yun, pinakamalaking sacrifice yung Sinimalaya. But again, even if they allow me to write and direct, mababawasan yan kasi ang dami-dami ng trabaho. Magnanakaw ka lang ng oras, ng ilang araw para mag-shooting. So, it's a sacrifice because by heart, I'm a teacher and I'm a film director. Na-mention niyo po na pinapayagan pa rin kayo mag-direct and mag-sulat. So, any future projects po, naabangan po namin sa iyo? Oo, meron na kasi akong mga pinirmahang proyekto bago pa ako na-appoint. So, I have to fulfill those. For instance, I have a project with Regal na magsushooting na kami eh. Kaya nga naman biglang bitiwan ko yun, ano? At pumirma ako ng kontrata sa isa pang film company. So, kailangan i-fulfill ko yung pinirmahan ko. Pero yun na lang, I have to tell my producers na hindi pwedeng, you know, sunod-sunod yun. Kailangan kung kailan lang may butas sa time ko. Yeah. And na-mention nyo po na may mga movies kayo na gagawin pa rin. So if ever by in the future, pwede nyo po bang madirect ang Kim Pao or ang Kat Den, yung mga sikat na love film ngayon? Well, tinanong na sa akin niya kung gusto kong i-direct ang Kat niya. Sabi ko, gusto kong i-direct si Catherine. At saka si Daniel, but not together. Okay, sabi ko, kasi pag sinabi mong Katniel ang gagawin mo, alam na ng expectation ng tao ko nung pelikula yon. Pero both Catherine and Daniel are such good actors. Yes. I'd like to see them in roles which will challenge them to be even better actors. Anong klaseng role po kaya? Tinanong sa akin yan. Sino paparis mo kay Catherine? Sabi ko, Alden, Jericho. No, ang dami po kasi nagagawin kay Catherine. Hindi. Ang gusto kong i-partner sa kanya si Joshua. Oh, Joshua. Uh-oh. Isa rin po sa may gustong crush daw po ni Joshua si Catherine. Oh, yeah. Isa kong gusto perfect. Si Joshua because magaling Joshua na actor siya. Yeah. At saka gusto ko ibang klaseng, ayoko ng rom-com, ayoko ng ano lang, ibang klase. Now, kay Daniel, sabi, sino yung papares ni Daniel? Sabi ko, Vilma Santos. Ooh. Okay, so drama. It's interesting. Oo, drama. Okay? Gusto ko kwento ng mag-ina. Okay? Ayun. And so, kasi po yung future projects po ng FDCP, marami kami mga projects.
aside from the festivals that we will go abroad, marami kaming training programs na gagawin. Marami kaming interaction and conversation with the various stakeholders. Ang pet ko ang film restoration. Ang pet ko rin ang film education. Ang pet ko rin is to develop animation and documentary filmmaking. Lalo na pa yung animation, parang di kasi ano sa Pilipinas. And ang gagaling ng Filipino animators. Kaya kailangan itulak yan. Ayun. Thank you so much. Okay, thank you so much, Direk Gonsenga. And congratulations again. Ano yun? Okay. Congrats, Direk. And thank you so much, Ali, for this interview. Thank you, Ren. Okay, keep watching movies. Okay.